Hi guys, good morning. Ayan, mag-update ulit tayo ng bed. Mag-aayos tayo ngayon. So guys, ito yung bed na bibihisan natin. Ang ginawa ko na dito is nilagyan ko na siya ng fitted sheet and then duvet. So as you can see, naka-tidy up na ito sa fitted sheet at saka duvet. So lalagyan na lang natin ito ng comforter. Ayan. And then konting ayos dun sa mga wall niya. And then decors.
ito yung ating bed. So dito, sa puti na to, sa mattress, magkakaroon yan ng collaterals, communication para doon sa mattress. And then yung sa taas lang niya, is magkakaroon lang yan ng ano, ang field cushion. Ayan, dalawang lamp. Kung mapapansin nyo, as what I have said late before, yung nightstand is, meron siyang dalawang klase. Isang oblong, and then isang square. Then dito, is naglagay ako ng tea set, tea cup pala, and then a book. Tapos dun sa taas, yung wall niya, is pipinturahan ito ng white, sa center, and then dun sa both sides, tsaka nito, is black. So ito yung dresser natin. Sisimplihan lang natin yung dresser. Ang kulang na lang nito is isang klase ng frame, picture frame. And then dito sa side na to, on this side of the wall, magkakaroon nito na tatanggalin natin itong mga pillow fillers na to, cushion. So lalagyan natin dito is pang infant to connect dito sa ating mattress, itong bed natin nito. Kasi ang team natin dito is family. Yan. So ito na lang yung papalitan natin. Hanap ako doon ng mas malaki. Mas malaking carpet. So guys, maglalagay tayo ng masking tape sa taas. Para hindi so guys, ito na. Na-double coat na itong wall. So yung kabilang side naman ng ating pipinturahan ng itim. Ito. Ito. Magiging itim naman siya. Yan. Full black natin yan. And then itong puti na ito na wall na ito na pininturahan natin mamaya. Pipintake natin ito. Sakto-sakto yan mamaya. Tuyo na ito mamaya. Yan. Black naman yung ating pipituran. Gagamit tayo ng paint brush para doon sa gilid. So yan na guys, napinturahan na natin ng itim yung kabilang wall. So we're just gonna wait na ma-dry up yung ating ano, yung ating wall. Then is the second coat natin to later on. And then isusunod natin itong maliit na wall na to, partition wall yung sa baba. So yeah. So is this wall is already painted with white. Yan, pinturado na siya ng puti. So as you can see, plain na yung ano yung ating wall. Super plain na siya. And then ito, double coat natin to para super plain din ito na black. So we're just gonna wait for a couple of maybe mga 30 minutes para ma-dry up itong wall natin. So ito. This is the reason why bakit kailangan siyang i-double coat yung wall. Kasi nagkakaroon siya ng patchy. So hindi siya totally plain na black. So nakikita nyo guys yung ano, yung pink na color kanina. So meron siyang ano, mark. So ganyan. Pero aside dito, tignan nyo itong puti. Wala na siyang makikitang pink kasi totally na second coat na ito. So plain na siya. Super plain na siya. So ganito din yung mangyayari mamaya kapag ka natuyo na ito. Sa second coat na tayo guys ng ating wall.
ito na guys yung outcome ng ating wall. As you can see before, may mga patchy-patchy pa siya nung first coating niya. Ngayon, yung second coat niya, plain na siya. So maglalagay na tayo ng shelving. Isang shelf dito sa gitna para doon sa bed. So ito yung mga item na ilalagay natin para dito sa bed. So while nagpapainit tayo ng ating steamer, maglalagay muna tayo ng curtain. Guys, hindi natin ito maisabit, so kailangan natin tanggalin yung tornilyo dito para mailagay siya. Tapos na yung ating merchandising dito sa mga bed. Ito yung para sa baby. So meron tayong laundry hamper. Then a blanket. Comforter. Then pupuntahan natin yung master bedroom. This is ito yung kanyang bed ng parents niya. So simple lang yung ating ginawa.
wall na ito, guys, itong black na to, magkakaroon dito ng wardrobe. Yan, para makompleto yung collection nito. Merchandise tayo ng bed. Yan. Sa likod ko, ito yung merchandise natin. So, hope you enjoy and maraming salamat sa panonood. Bye!